Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizens, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga Pilipino. Nitong mga nakaraang araw, hindi pa natatapos ang ECQ o lockdown dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng Pilipinas. Marami na naman naglalabas na balita na magkakaroon daw ng total lockdown ulit at mai-extend ng panibagong 2 weeks ang lockdown dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng lugar dito sa Pilipinas. Well, ang ating mga kababayan, especially po ang ating mga senior citizen, ay naging handa na sa mga ganyang balita noon pa dahil alam naman nila na lagi nagkakaroon ng mga ECQ o lockdown sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang hindi lang po sila handa kung mabibigyan po sila ng ayuda galing po sa kanilang mga local government unit at national government. Sa totoo lang, para po sa ating mga senior citizen, sa aking mga lolo't lola, willing po akong mag-upload araw-araw ng mga video para sa hinahing ng ating mga senior citizen. For almost 150,000 subscriber at napakadami po ng view ko everyday. At gusto ko po ito makarating sa ating gobyerno at sa iba't ibang local government unit para malaman po nila yung totoong nangyayari po sa ating mga senior citizen na naapektuhan ng mga lockdown dito sa ating bansa. Nakakatuwa na rin kasi kagahapon may vlog ako at may mga balita na talaga nakatanggap yung ibang mga SSS pensioners, yung mga senior citizen na may natatanggap na pension. Nakakatanggap sila ng ano. Pero mas marami pa rin mga senior citizen na hanggang ngayon nakita ko sa mga comment nila kagahapon na hindi pa rin sila nakakatanggap ng ayuda kahit sabihin nila na may waiting list sila, kahit sabihin nila na talagang sabi ng DSWD na tatawagan na lang sila kung merong budget. Pero as in talaga, ilang araw na lang po matatapos na po ang ECQ at hindi pa rin po sila nabibigyan ng ayuda. Merong rules doon na kapag gusto mong mag-complain o gusto mong mag-appeal, meron doon grievance na kung saan pupunta ka doon sa isang table para at least sasabihin mo doon yung pinaka-complain mo kung bakit gusto mo mas pampasama sa ayuda. Hello po, senior citizen na po ang ating mga kababayan na karamihan na hindi napapasama sa ayuda. Hindi na po nila kailangan pumunta sa mga desk. Automatic po na naapektuhan po sila ng pandemya. Huwag na po natin isipin yung kanilang nakukuwang pension. Kasi karamihan po sa kanila is 5,000 pababa lang po yung pension nila. At alam ko po, dahil ganyan din po ang parents ko, na yung nakukuha po nila na pension is naka-reserve na po yun bawat buwan sa kanilang maintenance na gamutan. At dahil pandemya po at nagsagawa po ng ECQ ang ating gobyerno, kailangan po nila ng ayuda galing sa gobyerno. Kasi yung karamihan din po ng ating mga senior citizen is nagtatrabaho sila sa labas, dun sa mga bangketa, at hindi na po nila magawa yun dahil nagkaroon po ng ECQ. At dahil ito nga po, ang guidelines po ng ibang mga LGU, kung may natatanggap na pension ni isang senior citizen ay hindi na siya mabibigyan ng ayuda. So ano pong gagawin niya sa loob ng bahay niya? Ang mangyayari po nito, yung pension niya po na natatanggap every month is gagamitin niya na. At hindi na siya makakakumpleto ng mga doses at mga gamot niya. Kasi wala siya natanggap na ayuda eh. Ang natanggap niya lang po is wala. Papel lang, ililista pa, pagdating ng listahan, wala. Ayun po ang pinakamahirap. Totoo po nangyayari yan. Imbis hindi na po magagamit ng ating mga pensioners na senior citizen yung kanilang mga panggamutan, nagpupunta po iyon sa mga kanilang kailangan nagkainin everyday. Ang isang tablet o 5 tablets na kailangan nilang i-take sa isang araw, mababawasan po iyon. Gagawin na lang po nilang 3 times a day. So ito ay malaking epekto rin po sa kalusugan nila. Imagine po, hindi po sila namatay sa COVID-19, pero yung ibang mga senior citizen, alam naman po natin yan, kapag hindi po natin na-take ang ating gamot ng tama, ng dose sa isang araw, ay malaking epekto po ito sa ating kalusugan. Sana po ito ay malaman ng ating mga tao sa gobyerno. Napakasimpleng bagay po ito, pero dapat is talagang i-consider ng ating gobyerno ang lahat ng mga senior citizen. Tandaan po nila, hindi po ibig sabihin na may pension ang ating mga senior citizen dito sa kanilang pension na buwanan ay okay din kanilang pamumuhay. Tandaan po natin, pandemya, bawat isa po sa atin ay naapektuhan. Kaya nga po, sana po sa mga susunod na bigayan ng ayuda, magkaroon po ng final statement po ang DSWD o ang ating gobyerno. Please po, sana po may isang official po dito sa gobyerno na sabihin niya on TV, national television, na huwag nang gawing requirements ng ating DSWD ang pamimigay ng ayuda kung may natatanggap siyang pension. Ito ay malaking bagay. Susundin po ito ng DSWD, basta po ito po ay manggaling po kay President Duterte at sa pinakamataas na tao sa pwesto.
Once na sinabi po doon ni President Duterte na bigyan ang mga senior citizen na may natatanggap na pension kahit magkano, susundin po doon ng DSWT. Kaya po, please President Duterte, kung mapapanood nyo po ang video na to, alam ko hindi po malaking chance na mapanood nyo ang video na to. Kung sino man po ng mga natao na nasa pwesto ay mapanood nyo po ang video na to, sana po please sabihin nyo po National TV at ipag-utos nyo po sa DSWD na tanggalin na po nila ang requirements para sa mga senior citizen pensioners na makatanggap na rin po sila ng pension ay ng ayuda po. Tandaan po natin, nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng laban dito sa COVID-19 at nakikita natin sa mga balita na patuloy pang na tumataas sa mga kaso at i-expect po natin sa mga susunod na linggo, buwan, magkakaroon na naman po ng mga ECQ o lockdown. Hindi natin alam kung hanggang kailan po ito. Kaya po sana po mapasama na po ang lahat ng mga senior citizen kahit po may natatanggap sila na pension. Please po DSWD at President Rodrigo Duterte, sana po yung pension po na natatanggap mo nila, huwag na po natin isipin at huwag po natin gawing requirements para hindi po sila mapabilang dito sa mga ayuda. Tandaan po natin, karamihan po sa kanila 5,000 lang po pababa at ginagamit po nila yung panggamutan po nila. Tandaan po natin, senior citizen po sila. Yung pension po nila, panggamutan po nila yun. Do you think kaya po ba natin ibigay yung gamutan nila every month? Hindi po. Doon po sila umaasa sa pension nila. So ang tanging hinihintay lang po nila, yung ayuda na pangkain po nila. Kasi naapektuhan po sila ng pandemya. So sana ito napakasimpleng video. Araw-araw po ako nag-upload dito para sa ating mga senior citizen kasi hindi po sila nakakapag-complain, hindi po sila nakakapagsalita sa mga barangay po nila kasi isa lang ang kasagutan lagi ng mga barangay official DSWD para po sa kanila. Hintayin po nila, nasa waiting list na po kayo. Nangyari na po yun, yung sapuan hanggang ngayon nagkaroon na po ng dalawang beses na ECQ dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng lugar dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala pa rin sila. Sabihin na, sa waiting list pa rin sila. Ang mas masakit nito, nakapila po ang ating mga senior citizen sa mga barangay, sa mga bigay ng piyat, at umaasa po sila na baka napabilang na sila. Pagdating po nila, naghintay po sila ng almost 1 hour to 2 hours. Pag nadating po nila doon sa pinaka-table, akala nila mabibigyan sila, wala naman po pala. So, ang binigay lang po natin ay sama ng loob at hinanakit para sa ating mga senior citizen. Alagaan po natin sila ngayon. Sila po talaga yung mas nangangailangan po. Huwag po natin isipin ang kanilang pension. Paulit-ulit po na sinasabi ko po sa mga video ko po everyday na huwag na po natin isipin o gawing requirement na huwag na bigyan ng mga ayuda yung mga senior citizen na may natatanggap na pension. Please, please lang po. Para po sa ating mga senior citizen, hindi po ako magsasawa na mag-upload araw-araw ng inyong mga hinaing para po sa inyo to. Ito po ay social media po. Marami pong mararating to. And then, I consider this is, nag-grow po yung channel ko for almost 155,000 subscriber. Ito po ay para sa inyo po. And, pag may mga complaint po kayo, i-comment nyo lang po dito sa baba para at least kung may makabasa po, makapanood ng video at mabasa niya po yung mga comment, malaman po nila na marami pa rin po mga senior citizen ang mga hindi nabibigyan ng ayuda po tuwing ECQ dito sa ating bansa. Maraming salamat po and God bless everyone at mag-iingat po tayong lahat.